Tapos, dumating na yung... Oh my God! Na wow! Ng GoPro, yung report ko. Nabili ko siya sa halagang 360 pesos. Ito yung ano, yung housing na bukas yung gilid niya. Pwede nating suksukan siya ng ano, external mic, kaya ako kumuha nito. Kulay black ang kulay nito. Kaya naman pagka ikinapit natin sa GoPro natin sa silver, nagmumukha siyang modelo. Kumbaga, hindi mapapag-iwanan yung itsura niya. Yung original kasi na housing ng GoPro, yung waterproof case, kung mapapansin nyo, wala yung butas sa gilid. Wala siyang butas. So, hindi siya pwedeng gamitan ng external mic. Ang problema, pag naman ginamit mo siya, nag-vlog ka, malakas yung wind noise. Kaya, talagang mas maganda kung makabili ka rin ng ganito. Ayan, tignan nyo. Ang ganda. Nabili natin to 360 pesos. Pwedeng-pwede na. Galing ng China. Ayan ang mga kasama niya. Ayan, tapos na. Bukas yung gilid. Bukas yung likod. Tapos yung harap, may protector tayo sa lens. So hindi siya basta-basta magagasgas rin. Pag kinabit mo yung ano, yung original niya, makikita niyo yung diferensya. O, diba? Pag dito natin siya inilagay, magmumukha siyang bago. Kasi si GoPro Hero 4 nga, diba? 2014 pa siya nung lumabas. Eh, sa dami na nang lumabas na GoPro ngayon, halos lahat ng GoPro kulay black na. Kaya syempre, pag inilagay natin tong ating GoPro Hero 4, kahit Hero 4 lang siya, at nilagay natin dito, diba? Poporma siya tingnan. Parang hindi siya kahit papano eh mapapag-iwan ng itsura. Yan. O, diba? Ipas natin. Ah, teka, wala pala akong battery. Ganda niya. Sulit na sulit to sa halagang 360. Pit na pit naman siya. Kahit sabihin natin hindi siya original. Oh, diba? Maganda. Subukan natin ngayon ilagay sa helmet ang itsura.
siya abot. Isa, mas mahaba. Pasensya na kayo, madumi ko eh. Naggawa kasi ako ng sasakyan. Ayun, oh. Diba? Ganda niya. Side view. Siya nga pala, hindi ko na isama sa vlog ko to nung nakaraan. Nung bumili kasi ako ng GoPro ko, walang kasama ang memory card. So, tumingin-tingin ako sa Facebook, yan, sa Marketplace. Masyadong mahal yung original na SanDisk na 128GB. Ang halaga niya, pumapalo sa 1,000 to 1,500. Ang alam ko nga, mas mababa pa dito yung ano niya, yung memory niya. Yun, eh, original yun. Ito naman kasi, dahil nga, siyempre, budget lang tayo, bumili lang ako ng China, ng SanDisk. Nasubukan ko na rin naman kasi yung ganitong ano, China, do sa memory nung cellphone nung anak ko, okay naman, tumatagal naman siya. Eh, ngayon, eto, kumbaga, malalaman ko kung talagang tatagal siya sa, ano, sa GoPro. Eh, sayang din naman kasi, biruin nyo, ang halaga ng original, nasa 1.5, samantalang ito, 370 pesos lang, may 1.8 gigabytes ka na. Eh, kaya, update ko kayo kung sakaling anong maging ano nitong memory card na to. So, ayan. Siguro, dito na lang muna yung vlog ko. Update ko kayo sa mga susunod ko pang vlog tungkol dito sa GoPro ko. Tsaka dito sa case. Tsaka dito sa memory card. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana may napupulot din kayo sa mga vlog ko. Kahit na hindi tayo talagang ganun kagagaling na katulad ng iba mga vlogger. Ang ano ko lang naman dito, intention ko, i-share ko lang sa inyo yung mga natututunan ko na siyempre yung mga matitipid, di ba? Tipid lang tayo. Hindi natin kailangan na makipagsabayan muna do sa mga may kalidad na mga ano, gadgets, mga yan. So, maraming salamat. Hanggang dito na lang ulit. Paki-support lang. Kulas mo.